Kung ano man po ang inyong pinaniniwalaan, karapatan niyo po yan. Pero, kaming mga Muslim, hindi po kami namimilit na mag-Islam kayo o pumasok kayo sa reliyong Islam. Pero, ipinapayag lang namin sa inyo kung ano ang kabutihan ng Islam. Huwag po kayong matakot sa mga Muslim. Huwag niyong isipin ang mga Muslim terorista. Hindi po kami mga terorista. Hindi po kami mga terorista. Gusto niyo po mong malaman kung bakit hindi kami terorista. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kamusliman, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Good day mga ka-online. Nandito po tayo para gawin ang programa sa online way of living. Medyo magkakaroon lang tayo ng kaibahan kasi babagway natin ang mga tema ng ating pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa mga mabubuting pamamaraan o halal na pamamaraan. Kasi sinusundan ko lang po yung mga pinapakita ng asawa ko na pinamili niya sa pure gold na mga lahat halal. So, online way of living, anong klase? Dapat yung halal na pamumuhay. Malinis na pamumuhay. Pasintabi po sa lahat ng mga tao dyan na baka matamaan dito sa aking mga sinasabi na mga halal. Kasi kami mga Muslim ay ang kinakain namin o ang mga ginagamit namin ay mga halal. Ano ba talaga ang dahilan ng tao bakit tayo ginawa ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala? O ginawa tayo ng dakilang gamita? By the way, para po sa lahat, wala pong religion discrimination dito, lahat ay pwede makinig. Kaya lang, ang i-discuss ko lang sa inyo, ayon po sa aking opinion. Ayon po sa aking nalalaman sa ibinigay sa aming pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng dakilang lumikha. Ngayon, sa aking opinion, kung bakit tayo nabuhay sa lupa ay para sumamba at sumunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nakikita kong objective. Pero yung sumamba at sumunod sa kanyang mga kautusan, doon nga lang sa sumamba sa kanya eh. Marami ng issue eh. Dahil doon pang mga panahon, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumamba ng mga tao sa inanyo ang baka, sa mga ribulto. Sa panahon natin ngayon, marami na pong mga pasintabi, bula ang propeta, lilipan. Kaya po tayo nabubuhay dahil po sa kanyang awa. Maliban po sa pagsamba na issue, yung pagsunod sa kanyang kautusan. Marami po na maraming utos ang sinusunod. Pasintabi ah, sa aming mga Muslim, bawal ang alak. Pero dito sa Pilipinas, legal ang alak. Di ba? Basta nagbayad ka ng tax, legal. Malayo po ang diferensya. Kaya lang, hindi naman ibig sabihin bawal sa aming mga Muslim. Wala nang Muslim na hindi umiinom ng alak. May mga Muslim din po na umiinom ng alak. Sintabi, pareho lang po yan. Kasi sa lupa, dalawa lang. Mabuti, masama. Mamimili ka lang. Ngayon, yung gagawin mong mabuti sa lupa, yan ang magiging dahilan. Para ano? Magkaroon ka ng ticket o passes para makatungtong ka sa pintuan ng paraiso at doon tatanungin ka. At kung makakapasa ka, baka makapasok ka, inshallah, sa paraiso. So ano yung baon mo pag namatay ka? Mabuting gawa. At ang mga pagdarasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsamba mo. Para sa akin, ganun yun. Eh, depende po yan para dun sa iba. Ang ibig ko lang po sabihin, bakit po ba tayo nabuhay sa lupa? Hindi po para sa material na bagay. Para magpayaman? Para ano? Malaking bagay kung bigyan ka ng kayamanan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kanya rin po yan eh. Pero dapat mo itulong yan sa iba. Hindi mo dapat sarilinin ang yaman mo. Opinion ko po yan.
Lahat po tayo ay entitled sa ating opinion. Basta ang gusto ko lang iparting sa lahat, patuloy po sana, inshallah, tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kahit na sa panahon, nagipit tayo, gawa pa rin tayo ng mabuti. Dahil sa isang tao, mag-isip ka lang ng mabuti, sa aming mga Musliman, mag-isip ka lang ng mabuti, nakakatulong ka na sa kapwa. May reward ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo pa kung sumunod ka sa kautusan. Simple nga lamang. Simple yung mga kautusan, di natin magawa. Sabi nga ng gobyerno, minimum health protocols. Pero marami pang nahuli. May face mask nga, nakalagay naman sa baba. May face shield, nakalagay sa ulo. Dapat head shield yan, hindi face shield. Tandaan po natin na ang coronavirus ay isang dahilan para dapat lalong tumatag ang ating pananampalataya. Dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay. Ang akin lamang ay lalo nating patatagin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man po ang inyong pinaniniwalaan na magliligtas sa inyo sa kabilang buhay, karapatan niyo. Pero kaming mga Muslim, hindi po kami namimilit na mag-Islam kayo o pumasok kayo sa reliyong Islam. Pero ipinapayag lang namin sa inyo kung anong kabutihan ng Islam. Para makita po ninyo ang kabutihan ng Islam. Huwag po kayong matakot sa mga Muslim. Huwag niyong isipin ang mga Muslim terorista. Hindi po kami mga terorista. Gusto niyo po bang malaman kung bakit hindi kami terorista? Hindi nga. Gusto mong malaman? Paano ko mapatunayan hindi kami terorista? I don't know. Ang Muslim po, mayigit 2 billion. Kung ang mga Muslim ay terorista, bakit buhay ka pa? Nani? Omae wa mou shindeiru. 2 billion na terorista, tapos buhay pa kayo. Hindi po kami mga terorista. Pareho lang po yan. Sabi ko nga, may masama, may mabuti. Hindi porke Muslim ka, puro ka mabuti. Hindi. Hindi namin hawak ang utak ng mga ibang tao. Kung gumawa sila ng masama, sagutin nyo yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, karapatan namin o obligasyon namin sabihin na ang Islam ay perfectong reliyon. Kaya lang, ang tao ay hindi perfecto. Maraming balakid, maraming tukso. Ngayon po ay buwan ng Ramadan, kami ay nag-aayuno, kami ay mas lalo napapanipit sa aming dakilang lumikat dahil sa pag-aayuno. Isang buwan kami hindi kumakain mula alas 4:30. Halimbawa, alas 4 ba ito? Alas 4:30 hanggang alas 6. Alas 6:00 ng gabi. Hindi kami kumakain, hindi kami umiinom. Yan po ay dahil sa aming takot sa aming Allah subhanahu wa ta'ala. Kami po ay nagmamakaawa, nakahabagan kami sa araw ng paghatol, naisama kami sa paraiso. Kayo po, naiisip niyo ba na pag namatay tayo, ay may kabilang buhay? Na doon din tayo mamatay. Kaya lang 2 pwede puntaan, paraiso, impyerno. Mamimili ka na. Kaya pasintabi po sa lahat ng mga gumagawa ng hindi maganda, mayroon pa pong pag-asa. Ano yun? Magsisi at magbago. Mayroon naman magsisi ka, tapos bukas, yun na naman ang gagawin mo. Kailangan po magsisi, magbago. Para saan? Para sa ikabubuti. Diba? Online way of living, baka marunig nyo sa akin kung ano-anong mga issue. Well, part of living yan. Kaya lang sa ngayon, online way tayo dahil meron tayong pandemya. Tandaan niyo po, hindi po kami nang hihikayat na mag-Muslim kayo. Ang aming obligasyon ay iparating sa inyo ang kabutihan ng Islam. Ngayon, kung gusto nyo maging Muslim,
Yakapin ang reliyong Islam. Sino kami para tanggihan kayo? Dalawang kamay, nayayakapin namin kayo, tatanggapin namin kayo sa aming reliyon. Subalit, huwag niyong kalilimutan na kailangan natin sumamba sa nag-iisang Diyos at gawin at maging sakit tayo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta at tuling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Hesukristo ay anak, Hesukristo alaihi salam, anak ni Maria. Tandaan po natin, temporary lang ang buhay natin. Pero sa kabilang buhay, habang buhay na tayo, mabubuhay. Pero mamili ka, saan mo gusto? Paraiso o impyerno? Ang tiket niyan, gawain mabuti, ayon sa kanyang kautusan, at pagsamba sa kanya, pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dyan lang muna, mga ka-online, basta gawin po natin ang lahat ng legal, ethical, moral na mga bagay na ayon sa kanyang kautusan at sambayin din natin ang iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Good day, mga ka-online. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak.